kayak saya sinasin tong seriannya kasi sa pinangyari hindi lang niya taot yung resulta. So ito natin kasi sila yung mas nakakalam kung ano yung kailangan talaga nila sa lupa nila. Check natin pagkatapos nito kung anong diferensya, may kaibahan. Meron mo talaga kasi nga mas lalong mapopulverize ng lupa nila. Pero yung mga kanal, imposible matanggal yun yun kasi ang nireklamo niyo mga kanal daw. So, kailangan talaga niyo ng pasensya sa ito. So, kahapon kasi hindi ako magpag-tractor dahil nag-burn out, kailangan tanginan natin yung gulong. So ngayon, dito tayo, kahit linggo. Tapos naman ako nagsimba, patawarin ako ni Lord na nagtatrabaho tayo ngayon. Kasi kailangan talaga ng farmer natin na makapagtanim siya. Kapag-operate sila yung linggo natin. So, watch na lang guys sa next, continue ko na lang sa video nito ang resulta nito. Bye-bye! Ito yung mga watermelon niya tato. Ito yung tatanim niya para dyan. Siguro mga 1 week na itong bagong seedling na seeds. At yun, baka nasa 8 days or 10 days na ganyan. Ito yung lupa niya na ano to? Chicken dung na may rice hull. Ang ganda ng lupa. Natigil tayo guys dahil lumuulan eh. Ano, ganda na sana ng gun. Pagka daan natin na uli ngayon kung ito'y didikit na doon sa haro, ibig sabihin yun, hindi na magandang araruhin. So, tigil tayo pagka, uwi na tayo pagka dumidikit na yan. Kasi makukumpak na yung lupa pagka basa yung lupa, tapos napaka ng gulong. Kukumpak yun.
sana hindi matutulit-tulit ang ulan. Ngayon, tumigil ako dahil nababasa na ako eh. Bilad pa naman ako sa araw kanina. Mga tayong kasama. Dahil linggo ngayon, yung helper ko hindi sumama. Papahinga. Ako na lang, kailangan kasi na mayari dito na magawa ito ngayon. Kapon nga lang sana, kaso lang nagka-problema tayo dun sa gulong natin. Ulan ng hangin ay nag-brown out, kaya hindi tayo nakapag operate. So ngayon, dito tayo, kaya lang inuulan naman. Marami talagang mga barriers sa mga magsasaka. Hindi lang panahon, hindi lang yung wala tayong magagamit, hindi lang yung mga piste. Ang daming mga problema, yung sarili mong yung sarili mo mismo. Halimbawa, napapagod ka or di kaya wala na yung laman ng bulsa dahil naubos na doon sa ibang gastusin. Tapos pagka meron ka namang ani, hindi mo alam kung ito ba'y tatataas or bababa ang presyo. Ganyan sana kung mataas yung presyo para kahit paano kumita naman. Hindi yung mga farmer dito sa atin kasi na kumbaga timing yung laging nahanap, hindi katulad din sa ibang bansa na meron silang timing pero mas kailangan nila yung pagdating ng harvesting na tama yung presyo. Sa atin kasi dito kailangan natin ng timing, so maraming na kailangan ng timing. Kung lahat-lahat ng sabay-sabay dahil sa timing ang dating noon, maraming ang produkto pero yung price naman, yun yung mababa. So, yun yung pag-isipan natin pag nagpa-farming tayo. Katulad ng asosasyon din sa bunga. Noong Disyembre, ang hirap talagang mag-araro pero pilit-pilit hanggang sa ngayon. Medyo timing sila dahil nag-uumpisa sila ng mag-harvest. Medyo maganda pa ang price. Pero iwan ko, kung ikukumpara natin yung labor natin doon sa pag-umpisa kasi maraming tao nagagamit dahil basa na yung lupa na pina-flat. Pag-plating kasi, halimbawa matapos mo sa isang oras yung isang flat, maabot ang isang araw dahil dumidikit yung lupa doon sa pala mo. So imbis na yung asosyo may 30, kaya sa isang araw lang yun. Pero mula Disyembre, Enero, Pebrero nagpa-plat hanggang sa ngayon. Buti na lang nitong hindi na umulan, medyo tuyo yung lupa. Nagamit yung pulverizer. Pagka pulverize, pina-plat agad. Ako, ang bilis. Napaka-bilis talaga ng trabaho. It's timing ngayon dahil nakaplata sila sa sinuulan. Very good timing. So, yun yung buhay ng farmer. Merong timing, merong akala mo timing, pero pagdating ng panahon, hindi pala. So, sugal. Ang pinaka-debis talaga na ano, kita sugal talaga. Pero kailangan yung puhunan, kaalaman, or technology, then timing. Ano yun? Para magiging success ang isang farmer. Okay guys, bye muna.